Hello mga ka-blessing, let's go. Reaction video na tayo, bagong release ni Santo. And let's go, pakinggan right natin to. November 6 to. Music video to? Ah, hindi. Kaya siguro sa akin masungit ang rap. At sa akin wala siyang tukon. Dahil kinagamit ko siya na hagdan. Kada panik, lalo siyang nalukob. Wait lang, babe, balik na natin. Ano yung sinabi? Pag si Santo talaga may sinasabi, guys, gusto ko talaga, no? Kasi ang words na ginagamit niya, alam kong maintindihan ko. Pero yung ano yung ibig sabihin niya, Kaya siguro sa akin masungit ang rap. At sa akin wala siyang tukon dahil ginagamit ko siya na hagdan. Kada panik, lalo siyang nalukob. Ah, okay. That's your thought. Masungit, di ba? Ano yung masungit? Yung, ano yung masungit niya? Hindi ko, alam. Masungit in its literal sense is like parang sublime. Oo nga. Pero pag sinasabi mong naging masungit yung panahon sa akin, parang hindi naging favorable yung panahon sa akin. So, parang like, masungit yung weather, meaning, it's a bad weather, so parang but naging masungit ang rap sa akin, meaning hindi parang hindi tumutugon yung rap, hindi, di ba may tugon, masungit sa kanya, hindi tumutugon yung kaya rap siguro sa akin masungit ang rap at sa akin wala siyang tugon. Tugon. Like okay. Dahil ginagamit ko siya na hagdan. So is dahil sa rap nakangat siya. Okay. Yun, pero yung part na masungit, I think yung pagkakaintindi ko kasi pag naging masungit or walang tugon, meaning parang hindi siya favorable sa iyo eh, in a way. Hindi siya naging favorable. Parang ay or maybe kasi may mga rappers kasi na, you know, nagra-rap lang for the hell of it. Parang hindi talaga sincere yung gusto niya pagsulat, hindi talaga sincere yung love niya for the music, for the art, for rap itself. Kasi gusto lang niyang gamitin bilang hagdan. So, walang bumabalik sa kanyang maganda. Naging masungit sa kanya ang resulta ng parang ganun. Continue tayo guys, basta ang naintindihan ko doon, yun lang. Comment down below anong meaning doon, basta ang naintindihan ko lang doon is yung sinasabi niya na ginawa niyang hagdan, no, eh. Pero doon sa masungit na part, naging masungit ang rap sa kanya, I don't know. Pinapoy ng itim na pudhit, dahas, lirik kong malangas at puot, dito ko minamabuting labas ang aking sama ng loob. Anong tawag nga nito? Tula, no? Tula. Parang ano? Ano yan? Spoken poet. Oh, yan. Yan. Eh, mga ganito eh, sa Pilipino namin eh. Tapos iisulat mo ng ibig sabihin, bagsak ako dun. Nangingibabaw ang sipag sa paglako ng mas mabuting salita. Kinakapos ang hininga, bawat bayo, di na nga makatayo. Kung ako nasa posisyon mo, iti pahiga-higa na lang ako. Kailangan bang tumiran ng baril para pakinggan? Pinababon ang standard, wala pa rin fan. Lumalaki dyan, apple, cherry, pano, fibuko, Parang sa mga rapper din to eh. Sa mga rapper na naging pera-pera lang. Like yung part na binababaw na lang para... Kasi, di ba, pagka mababaw yung kanta binababa or... Binababa na lang ang standard. Oo, para lang click. Di ba? Yeah. Oh my God, doon na part gets ko yun. Pizza lahat ng pie, tagong na lang di pala tikman. Ako wag unang bumangka, inilalako mga leksyon ko. Bakit siya, trip mo, ikinopia niya disenyo ko. Ako... Okay. So sa start pa lang, bakit naging masungit at walang tugon ang rap sa kanya? Eh para pa lang siya yung totoo talaga na nagra-rap, nagsusulat, may message talaga yung songs, may ganun. Pero ba't nang sumisikat? Parang nagko-question siya. Bakit ako na tarong maayos yung mga tapos tuwa, maganda pa, like ginahimitan ng utak talaga sa pagsusulat, lyricismo. Nandun. Habang yung iba. Na simpleng-simple lang. Bakit yun pa ang... ako natanong ko din yan. Bakit nga ba? Diba? Bakit nga ba hindi sisikat ng mga ganito ng mga rapper? Bakit hindi ito ma-discover mga ganitong rapper? Bakit yun pa?
Or na, even sa mga singers, di ba? Ang dami-dami mas magagaling pa na singers. Tulad ng One Touch dati, yung first time natin nag-react nung di pa natin kilala, nasikat na pala sila. Oh, sabi mo, yung, ano? La, dapat sumikat tong ganito. Tapos, daming galit dun, guys. Okay. Uy, bakit di mo yan kilala? Uy, ganun. Dapat na pala famous sa pasok. Oo, nagpahinga lang, tapos bumalik. Kaya yun, continue tayo dito, guys. Apoy inetsapuera mo, apoy ang binibenta ko. Kung walang bumibili, malamang impyerno to. Okay, yun pala na ginamitan niya ng puso at utak yung sulat niya. Creativity, binigyan ng oras. Like, nandun ang genius sa pagsusulat niya. Sa akin dyan, sobrang genius talaga sa lyricism si, ano, si Santo para sa akin. Kaya bakit na napapansin yung pang mga yung mga kinopila. Oh, yun, tapos yung mga pa-cute pa, yun, tapos yung simple lang lyrics, but mga kinang at pinuno. Ang purito, anghel ng Diyos. Ako pasikat, pinili kaya ipinagpalit ang buhay na walang hanggan para sa misyong mahirap. Burog ng langit pero mahina o dyan simpak, kaya aking hinaluan ng like hulog ng langit. Siya ba ang hulog ng langit? Para siya ba? Okay, continue muna. Sa kasi doon pag-intindi ko, parang hulog siya ng langit, siya ang angel. Tapos siya ang magtulong sa mga rapper na mga mababaw, tulungan niya na maging or isalba niya yung rap. Parang isalba niya ang rap scene na mawawala na yung mga mababaw na mga continue ta. Continue or balik muna. Hindi kasi ang hulog ng langit daw is yung Ginoo at si at ng sino yun. Balik muna natin sa balik natin, guys. Baka mali yung explanation ko. First ano lang yun? First impression, first understanding. Yan. First understanding ko pala yun. Kaya kung nagkakamali yun, mali talaga yun. Mga kinang at Ginoo. Ang purito, anghel ng Diyos. Ang paborito ng anghel at Diyos. Mga Ginoo. Ang Ginoo at Ginang daw, ang paboritong anghel ng Diyos. Okay? Pinili kaya ipinagpalit ang buhay na walang hanggan para sa misyong mahirap. Burog ng langit pero mahina o dyan simpak, kaya aking hinaluan ng konting hip-hop. Wala man lang sa lubong, sinabi mo ba sa kanilang parating ang tulong? Baka nakatulong, baka pati ng mission ko mo magpaugong, diba? Yung mission niya, ang mission niya ata talaga is to make a difference sa rap industry? Or yung mission niya, nabigyan, like, gisingin ang mga rapper na yung mga yung mga bababaw, yung mga like, pera-pera na lang ang mga rapper ngayon, parang yun, nagisingin niya. Like, you know, I think he sacrificed himself kasi I think he used to be a hulog ng langit, so he I think he used to be an angel. Mm-hmm. Tapos parang he sacrificed himself, di bali na maging nasa hell na siya eh, from mm-hmm. from heaven na, naging yung picture mm-hmm. ng music video nasa hell na siya because he wanted to parang he wanted to make a difference and maybe by making a difference there is somehow bad things that he will do. Kaya nagiging evil or sa din parang, sa pangalawang pagkaintindi ko niya doon, 'di ba sabi niya na pinili niya yung yung may meron siyang pinili na na okay na lang na ganito talaga siya. Hindi na lang siya sumabay sa mga because he wanted to make a difference. Hindi na siya sasabay sa anumang trending ngayon, so anumang mga style na mga patok ngayon, magpapaka siya talaga like kung is hell para siya underground ba? Parang simbolo, hindi ko sasabing demonyo yung underground. What I'm saying is
di nag-aapoy pa rin kahit nasa parang ganun na kahit low key lang kahit ano kahit medyo hindi siya nag-trending pero umaapoy pa rin yung mga sulat niya baka ganun yung ano dito I think he's trying I think he's also trying to emphasize mo na ano hindi ko na kailangan mag 1 million views gumawa ng tema na magustuhan ng mga bata basta ito ganito ako magsulat bigyan ko kayo ng lyricism na pagsusulat ito ang tunay na rap like ganito ito yung tunay na magaling like ganyan at ayun kahit nasa baba siya umaapoy pa rin I don't know kung tama yun pero yun ang pagka pangalawang pagkaintindi ko ang first na pagkaintindi ko is gisingin ang mga ayun ay continue tayo theory lang naman yun guys Wait lang ha. Bakit may question mark? Here I am. Will you send... Hindi yan question like literal sense. Parang, will you send me an angel? Is he... Parang nagbe-beg siya na... Baka ano? Like, tayo... Tagapakinig ba? Ang Ginoo at ang Ginang ang paboritong anghel. Like, ang tagapakinig ba sa kanya? Like, dun sa chorus na... Is he calling... Na sana mapakinggan ako ng mga tao. Kasi yung audience walang impact daw siya. Parang ganun. Di ba sa first... Oo. Baka will yun. Will you send me an angel? Here I am. Will you send me an angel? Parang... Oo. Like, bigyan mo ba ako ng tagapakinig? Tagapakinig? Or, sana mabigyan mo ako ng... Or, or chance. Or pagkakataon na mapakinggan ako. Na mabigyan naman ng attention. Na mapakinggan ako, ako ng mga tao. Oo, ng mga tao. Here I am nga, no? Here I am. Gumawa ako ng music. Parang ganun lang ibig sabihin ni Santo. I don't know kung tama pa din yun. Here I am, gumawa na akong maganda na sulat. Sana bigyan mo ako ng angel, ng mga ginang at ganun. Pwede. Tapos, kita ang angel dito kasi parang ganun. Okay, continue tayo guys. Panaginipan itong aking takdang aralin. Wala na, parang wala ka ng balak na magparamdam pa ulit. Sa kakahanap ko ng sign na kung dapat maghatid ng balita. Haging mahagi pagtawid sa karatula. Bawat tumawid at kahit hindi ko yun naintindihan guys. Hindi ko yun naintindihan niya. Okay. Continue na lang tayo guys. Okay. Eh, ito si Santo ha. Bakit ba magtataka? I think at this point, parang nagka-question na siya if he should continue. Parang ganun. Parang may doubt na siya. Oo nga no. If he needs to continue kasi ang daming options. Ito guys ha. Bakit magtataka kayo? Bakit pinaulit-ulit namin ang music ni Santo? Kasi guys, ang lyrics ni Santo, mga words ni Santo, maintindihan mo talaga. Hindi siya malalim ng mga Tagalog compare sa iba na hindi talaga namin naintindihan. Kasi the simple, hindi na... simple words, but... Ang message. With very deep meaning. Oo, yun. Parang ganun. He didn't have to use a very... Kung sa English pa... Hindi na siya gumagamit ng maraming flowering words. Very simple words. Simple word. Pero nang pinagtagpi-tagpi na niya, ang hirap ng meaning. Ang hirap yung pinaginan. Yun. Kaya naano ako. Kaya parang na-hook ako na gusto ko talagang maintindihan. Kasi napaka-simple ng words. Bakit hindi ko maintindihan? Yun. Kasi guys, sa ibang kanta kasi, yung Tagalog talaga hirap intindihin. Mismo ang Tagalog word dito. Pero kung alam mo na yung Tagalog word, parang deep yung Tagalog word na yun. Pero pag nalaman mo na, maintindihan mo. Ayun. Parang language barrier lang kasi minsan ang case sa iba, kaya hindi natin naiintindihan. Pero ito kasi... Hindi na language barrier. Wala, kahit, langit. Very simple words. Tapos di ko but the meaning. Pag pinagsasama-sama ayun. Ay, continue tayo. Okay. Hey, now walang magandang plano ng lahat at duman estilo para sa pagbabago na hangat. Putak lang kung ang laman isang bagay lang alam ang magtagumpay ang bisyon sa kahit paano paraan. Ang magtunaw ay aking pinagpalingan. Nilagay sa kamay ko ang hiram ko na kapangyarihan. Kilagay ko sa kamay ang... I like that parang sabi niya na parang lumang estilo pero ginagamit niya para sa pagbabago. Parang ganun. Parang may line siya na ganun. Parang ganun nga yung parang point ng kanta. He wants to bring back the heart in the rap scene. Kasi, di ba ngayon, nowadays, yung rap scene kasi ngayon, medyo, ayun nga, too much profanity, minsan, hindi na nagiging makabuluhan.
Tapos siguro ang sinasabi niyang luma is because 'di ba dati yung rap scene dati is more love, maganda ang mga lyrics, something like that. Gusto niya ibalik yun. He wants to bring back the heart in the rap scene. Parang ganun. And though and para sa kanya napakahirap ng laban. Ang hirap pagtagumpayin yun na mission. Parang mission niya yun. Wait na. Yung hirap na part ha, parang ano ako dun ha, sa pagkain hindi ko dun sa hirap na part, I don't know, hindi ako sure. Kasi ano, pagkain hindi ko dun is, yun nga, yung ibang rapper, hindi na gumagawa ng sariling estilo. ang hirap dun siya daw, gamit ang kapangyarihan na hiram niya lang din. Ah, yun ba yun? Oh, mali akong pakaintindi ko. Balik natin. Yung mission daw niya, pinagpatuloy niya kahit na mahirap, gamit yung kapangyarihang hiram lang din niya. Ah, so, ganun pala yun. Mali pala pakaintindi ko. Yun yung sentence. Okay. Continue tayo. Non-verbatim. Pero hindi mo alam kung ano mean. At duma na estilo para sa pagbabago na hangat. Kung takla ko ang laman, isang bagay ng alaman. Magtagumpay ang misyon sa kahit paano paraan. Ang magtunaw ay aking pinagpalingan. Nilagay sa kamay ko ang hirap ko na kapangyari. Ay, yun. Mali pala. Mali pala. Mali pala yun, guys. Pinas lang ang mga hindi mapagsabihan. Para sa kanya to ang laging kinakatwiran. Rinig ang pag-iyak ng mga naiwang kaibigan. Sa paglakbay sa liwanag ang mataanan na kadiliman. Kaya si... Hindi ko yun gets. Parang ano yun, journey yun. Because he's on a mission. I just don't know part ano talaga yung mission niya. Pero para sa akin, ang mission niya kasi nga, yun nga, to bring back the heart sa rap scene, na maging maayos yung rap scene, something like that. And along the way that he's doing that, he's losing friends. The path is getting dark. Grabe yung struggles na kinakaharap niya. Kasi syempre, along the way, kung ito yung mission mo, marami ka talagang masasagasaan ng mga tao. Kasi diba, sinasabi niya, para sa akin, interpretation ko ha, sinasabi niya, hindi maganda yung ganun na rap, gusto niya ibalik yung ganito, ganyan. Paano naman yung mga friends niya na ganun yung style ng pag-rap? So, there is an instance, there is a possibility na mababangga niya yun. So, he's losing friends along the way because of the mission that he has. I don't know if it's correct. Parang tama yun. Parang okay. Tama yun ha. Pwede niyo tayo, guys. Puro di marating ang paroroonan dahil di ko kayang lingunin aking pinanggalingan. Mag-isa ang palubog na barko. Ubos lakas ko bago mapatay. Lahat ay maupo na ako. Kada patay ng isa, may susunod na sampo. Anong ibig sabihin niya dito? Anong kalaban niya dito? Sino sino ba talaga, no? I think, hindi lang sa ganun. Parang struggle din niya to as a rapper. Eh. Yung ang hirap talagang patunayan yung sarili mo. Ang hirap magkaroon ng audience. Ang hirap magkaroon ng fans. It's a jungle out there. It's a Jurassic Park. Sa akin, guys, na ano nga ako eh, bakit ganitong rapper sobrang sikat? Tapos, eto, sobrang lakas. Bakit hindi? Na ano din ako dyan eh. Bakit ito ang pakinggan? Ganyan lang ang music. And, na mayroong iba na, wow. Tingin tayo, guys. Sa to, kailan magkakaroon tulog at tagpo? Ginawa mo akong santong lisensyado magwala. Dito lang tumatong po na respetado ng mata na may tumulik sumupit sa may balak humamon sa ama. Eh bakit gawa ka pa ng gawa ng tao na tanga? Lumikha ka ng papatay sa likha mo nang may maturo ka sa lahat ng kapalpakan mo. May bilog ako sa ulo noon ngayon naging natusok ko naging napalit. May bilog siya sa ulo noon. He's an angel nga before. Tapos sa langit na isang hell. Akala ko inulog siya sa langit parang, eh. Parang ito yung mga nababasa ko minsan sa mga, nagbabasa kasi ako ng mga ano fictional books before. Yung mga fallen angels, yung mga ganun. Kasi sila din yung kumbaga makikipaglaban sa mga masamang loob dito sa mundo. Parang ganun siya na story. Kaya ito na parang nasa hell siya. Parang yung
yung lagi sinasabi ng mga leaders na kaya nilang umatay to commit sins for the safety of all. Parang ganun. Mm-hmm. Like, bahala na. Kami na yung maging makasalanan. Kami na yung aako ng mga dapat gawin or like that in exchange of people's safety or freedom. Parang ganun yung hero. Parang siyang hero dito. Ganun. And yeah, let's go. Whew. Naubusan ako ng brain cells. Litan, nagsimangot sa mukha ko. Orthodox ka pero southpaw pala talaga. Kaya yung kanang kamay mo, ako ang tiyak pangaliwa. Ngayon ko lang nag-gets na ang misyong ito ay isang tao lang makakagawa. Ang iyong paboritong anghel. And yeah guys, yun ang masabi namin. Angel all along. Oh my god. Huwag na kayo mag-request ka Santo guys, sa Miro. Okay, I really adore him. Sobrang ganda talaga ng music ni Santo, no? I think you have to listen to it over and over again. Oo, guys. And gusto niyo, read is not enough. Kung gusto niyo guys na maintindihan ang music na to, punta kayo dun sa nag-review nito kasi ang mga sinasabi namin dito is first ano lang, first pagkaintindi lang namin kasi ito lahat talaga, eh ganyan talaga ang reaction video. May nagsabi, wait lang, may nag-comment doon, naalala ko. May nag-comment, bago daw kami mag-react, manood muna kami ng nag-review. What the? De, sabi niya, bago kayo mag-react, intindihin niyo muna. What? So, ba't ba kami magre-react? Kung alam naman nila pala namin in the first place, guys, hindi nyo ba alam yung reaction video? Bawal ka mag-reaction video, hindi na reaction video kung alam mo na kung ano yung pinapanood mo. Hindi kasi, common sense namin, di ba makikinig, you know, normal on a daily basis, di ba makikinig ka muna sa kausap mo before ka magre-respond at magre-react? Di ba? Oh, pag-uusap guys, tayo, magsalita ka muna, pakikinggan muna kita, titignan muna kita. Pagkatapos mo, edi i-understand ko, magre-react ako, and respond ako na, ito yung and ito ga, sinasabi mo. That is normally and ethically the way people should do it. And ito din guys, ha, ang mga pinagsasabi namin dito is base lang sa opinion namin. Okay? Kung sa tingin nyo, mali yung pinagsasabi namin, okay lang. I mean, obvious naman sa pagre-react namin, 'di ba? Like, ito ba yung sabi niya? Hindi, ito yung lyrics ba? May iba daw na offend kasi ang pinagsasabi namin is hindi daw totoo. Ganon. Bakit mo offend kayo? Opinion lang namin 'to, kung mali yung pinagsasabi namin, correct na lang. Unless we're accusing someone, ano na lang, i-comment nyo na lang, kay ate, mali yan kasi ganito yan, i-explain nyo bakit mali. Okay yun, pero yung sinabi nyo, huwag na kayong magsalita kasi wala kayong alam, like, what? We're not reaction video nga, guys, kumaintindihan nyo kung ano ang reaction video. I'm sure hindi kayo nakaintindi ng reaction video. Yung mga ibang rapper, naka-caption doon, review and reaction video. Kasi kaya nila yun. Tapos binalik-balik, di ba nila? Kasi kaya nila yun. Kasi kasaba, yung mga rapper, pagka nag-review, kasabay sila sa napangyayari ng rap ngayon. Active sila. Alam nila. Kasi doon sila, doon sila nabuhay. Oo, feel nila ang rap. Kaya dito guys, normal listener lang kami. Okay? At hindi ako naniniwala guys, sa isang dinig nyo lang, maintindihan nyo na agad ang music. Hindi ako naniniwala and dyan. And hindi ako naniniwala na kapag nakikinig kayo ng music, is hindi din kayo napapaisip. Or napapareact na, ayan. Ito ba yun? At hindi din ako naniniwala sa inyo guys, kung pagka na nag-listen kayo ng music, yung nag-gets nyo, yun na yun kaagad. Mayroon din kayong nag-gets na mali pala. I think we're just pretty genuine. Kaya kami dito, kami dito, hindi namin kinakat kung mali yung in-explain namin. Pinagtatawa na kami. May times kasi na. Kasi yan ang totoo. Kaya relax eh. Kung anong totoo, yun ang pinapakita namin dito. Walang cut. Kung meron man ng cut guys, yun nabubulol kami. Or nagbibisaya na. Kung makita nyo sa video na nagka-cut, ayun na. Or hang time, yun lang. Yeah, ayun. And that is it guys. Ayun, nagustuhan yung reaction video na to. Naalala ko lang din lang naman about doon.
Kasi ang tagal na ng mga ano na yan, ang tagal na ng mga comment na yan, hindi pa rin naiintindihan. Pero medyo medyo konti na lang sila. Alam ko na maraming nakaka-gets. Alam ko na maraming nang alam na, ah, ganito pala, ganyan pala sila. Kasi instead of, hindi kasi na sila nagagalit sa comments. Instead, they're just correcting. Meron lang ano, meron lang iba talaga. Like, bago siguro sa channel. Oo, I think bago. Or, ano, basta, thank you so much sa pag-intindi, guys. Sa nakainindi, thank you so much sa inyo. And pag-intindi sa amin, thank you so much. And then guys, and that is it. Like the video kung nagustuhan nyo, reaction video na to. And bago na din tapos ito, shoutout muna tayo. Shout out to Joni Java, Sinulid Official, First Name, Last Name, Jerry Beck Guzman, Jet, Tinder, Quiz Reg, PRH Official, Frederick Balido, Mel Bentilichano, It's Ricky TV, Richmond Salgas, LK, and Reynaldine Capira. Subscribe.